Sir. Sarap nga pala no, siya yung mag-aayos ng ano natin na mini driving lights natin. No? Meanwhile, so yung mga cottage no, umpisa na ni Sir Rap yung ano natin. Yung mini driving lights natin. No? So ayun. So tinetesting niya lang ngayon kung working lahat ng ano ko ng mga electrical ano. Switch. So yung mga cottage, pinapala natin sa busina natin yung PIAA na horn, no? So, eto. So, yun yung gagabit natin na horn para sa ADV natin, no? Tapos, yung mini driving light na napili ko is itong Senlo. Ayan. So, based kasi sa mga review na nakikita ko, okay naman siya. So tulad nga sabi ko kanina, no, hindi ko pa ano yung TDD Night Ranger. Pangalawa, masyado kasing ano, malaki. So kumbaga mga kotis, minimalist ako eh. So gusto ko yung medyo nakatago lang pero maliwanag. No? So abangan na lang natin yung paggagawa ni Sir Rap. No? Sir, okay din yan ganyan panungkit niya no, para hindi nasisira yung ano? Hindi nasagas yun. Ah, hindi na yun. Yung iba, pagka flat screw, yung gumamit nito, flat screw, magbakat-bakat yung ngipin. Baka magbubungi-bungi siya, no? Kasi pagka plastic, kahit magagas yun sa kahit. Gantan pa rin. Yung walang tama. Oo, walang bahid. So yung mga cottage na kung mapapansin nyo, ano talaga sila, safe yung mga fairings nyo dito sa Razor Wrap na pagka binabaklas. So yung iba, gumagamit ng flat screw, so ang tendency nun, nabibengkong, hindi kaya nasisira yung fairings nyo. So dito, Razor Wrap, safe yung fairings nyo, no? Sanay na sumikwat. Sa pang ilang ADV na to, kung natatandaan nyo? Hindi na mabila. Mga ilan, sir? 350. Oh, wala. Isa nga yung mga, yun ba kasi mga rewards? Oo. Grabe. So talagang sanay na natin sa setup, no? Yung iba pa, hirapan pa yan eh, sa may fairings, no? Yung mga hindi pa sanay. So, advice ko lang mga kotits, no? Kung hindi pa kayo sanay magbaklas, kung gusto nyo mag-DIY at hindi pa kayo sanay magbaklas, so huwag nyo nang subukan kasi may mga pin yan eh, kumbaga may mga nakalock yan. So pagka ang tendency nyo, pagka pinwersa nyo, baka maputol, so sayang lang yung fairings nyo. Aalog-alog na yun. No? Ibigay nyo na lang sa, ano, sa mga trusted na mechanic or mga electrician. Katulad ni Sir Rap, no? So, yeah. Napuputol ko sir minsan. Pag na nahihiklat yung malahal. Pag nakatap ng biglaan din. Kapag hindi talaga sanay, kawawa ang motor. Puro clip pa naman siya. Oo. Ano, dami. So yun mga cottage, kabilang part naman yung binabaklas ni Sir Rap, no? So pagka nagpakabit pala kayo ng mini driving light pati ng horn, so talagang hubad siya, no? Kaya maganda kung magpapakabit mo ng ilaw o busina, maganda sabay na kasi pagka nagpakabit ka ng ilaw, babaklasin ang buo ulit yun. Tapos pagka next, pagka papakabit ka ulit ng busina, ganun ulit yung process, baklas ulit. Ang kaganda nung pagka kasi sinabay mo, isang baklasan. Isang baklasan. Hindi, hindi kawawa yung kaha mo. Oo. Na laging nababaklas. Kasi may mga kaha na, kumbaga parang nalolostred na siya, no? Pagka laging binabaklas kasi, na ano. So, yun. Kahit anong ingat mo, pagka ganun lagi kasi nababaklas, hindi na ganun kaganda yung kapit niya. So yun yung tip sa inyo niya sa rap, no? Pag magpapakabit kayo ng mini driving light o digyan ng horn, so pagsabayin nyo na para mas maganda, isang baklasa na lang, no? Hindi kawawa yung fairings nyo.
So yung mga kotits na eh, si Sir LA nga pala yung nagbabaklas ng ano natin, ng bracket natin sa likod. So ngayon ko lang din nalaman na baklas talaga lahat. Hubad pala talaga to. Akala ko dito lang na part yung hubad din. Dito din pala. Ayan, nag-check engine yan sir no, pag binabaklas natin to tapos ini-start agad. No? Pero may diskarte para mawala yan. Pagka nakalimutan niyang ibalik yung panel, pagka, syempre, magkaka-check engine na yan. Ang ano lang dyan, pagka patakbay mo ng mga 150 meters off mo, hanggang 200 meters yan. Off, tapos buhay mo ulit. Ganun ulit, mga 2 to 3 times on off mo. Pagka hindi gumana, takbo ka ulit ng konti, tapos off mo, tapos on. Mawala din. Ayan. So, yun yung tip, no? Para mawala yung check engine. Halimbawa, nagkamali kayo, nakaligtaan nyo, nabuksan nyo, nawala yung panel. So, ayan. Kasi binabasa pa ni computer box kung na-fix mo na yung ano yung panel. Oo. So, kung naging okay na nga, yan ang kagandahan sa ano, sa Honda. Oo. Hindi mo na kailangan pa reset sa kasa o kaya yung may mga diagnostic tools para mawala yung chicken. Kasi sa Honda, pagka nag-check engine, kahit na gawa mo na, kailangan pang i-reset. Na kailangan pang may diagnostic tools. Mm-hmm. So, hindi naman siya magkakakuha ng problema, sir, no? Pagkadating sa ano, wala naman siyang big ano, impact. Mm-hmm. So yung mga kotits, no, kung di nyo tatanong si Sir Rap, di nyo gumawa ng mini driving light natin dun sa Aerox ko, no. So nagpunta ako dati sa isang shop na dun ko siya natagpuan. So okay naman yung mini driving lights ko dun, kaya sa kanya ulit ako bumalik, no. So malinis ang gawa, makikita nyo naman. Secure yung wire nyo, no. Yung mga kotits, no, yung kakabit na busina sa atin ngayon is yung PIAA, no. So magiging dual horn siya, isa stock, isa loud horn. So kung mapapansin niyo mga kotits, no, gumawa si Sir Rap ng parang shock dito, no. So isa tong technique para kung sakali na medyo mahatak-hatak o may vibrate yung motor niya, no, hindi agad siya mahatak o mabubunot dun sa kinakabitan, no. So magandang tactics din to mga kotits. So hindi muna natin i-storbin sila sa rap, no, para makapag-focus sila sa ginagawa nila. So manood na lang muna tayo.
So yung mga kotits, no, kakatapos lang ayusin ni Sir Rap yung ilaw natin, pati yung bago natin busina. Sir, baka may isa shoutout kaya. Shoutout sa followers ni Sir, sa kay Sir, yung isang vlogger na si Sir Brentro. Shoutout sa'yo, Sir. Okay kay Sir. Kaya Sir. Wala po. Shoutout ko ay Rap. So yun. So kung may nagugustuhan kayo na ipakabit na mini driving lights pati mga busina. So pagdating sa mga electrical, pwede niyo kontakin sa Rap, no? So ilalagay natin sa screen natin, so ito yung Facebook page ni Sir Rap, no? Para doon na lang kayo kumontak. So again, Sir Rap, maraming salamat po. Thank you po, Sir. Thank you. Salamat din po. So yun, kita-kits na lang ulit tayo mga kotits. Maraming salamat. So bago ang lahat mga kotits, ito yung switch na ginawa sa atin ni Sir Rap, no? So itong switch na to, para to sa mini driving light. So nandito yung high. Ayan, so sa gitna yung papatayin nyo, tapos sa baba naman yung low lang. Okay, so ayan yung switch na to. So di ko alam po ang tatak na ito, parang kasama din siya sa Senlo eh. Ayan. Ayan. Ito switch naman na to mga kaotits, etong silver na to. So yan yung switch natin para ma-turn on pati ma-turn off yung loud horn natin. So pagka naka-off yan, so ibig sabihin stuck lang yung nagana. So stuck lang siya. Pero pagka naka-on yan, ayan, magkakaroon ng blue. Ito halo, halo switch yan, no? So pagka naka-on yan, yung loud horn yan nakabukas sa atin. So yun yung PIAA horn natin, no? So nagpa-rapid nga rin pala tayo ng loud horn natin. So pagka diniinan natin yan, so ganun, nakarapid siya, no? So halika, papakita muna natin yung ano, yung ilaw para makita niya. So bukod pala doon mga kotits, nagpalagay din tayo ng passing light, no, doon sa may switch natin. So papakita ko na din sa inyo. So ito mga kotits, low beam lang yan ng stock light natin. So ito yung high. Ayan, low, high, low. So bubuksan natin yung low ng mini driving light natin. So ito yung low ng mini driving light natin. Ayan. So yun yung tama niya, no. So pagka naman naka-high, ito yan. So kung papansin nyo mga kotits, ang layo ng bato ng mini driving light natin, no. So yung mini driving light nga pala natin mga kotits, yun yung Senlo X1 Plus, no. So yun yung pinakabit natin kay Sir Rap. So okay, tapos meron din tayong passing light. So nandito yung passing light natin, di ko alam kung kita nyo. So sa may katabi lang naman siya ng switch natin. So ito yung passing light. So yung combination nga pala ng passing light natin, yellow din yan pati white. So ito, ayan. So passing light yan. So ayan mga kotits, no, ito ulit yung loud horn. Pag pinindot natin yan, ganun yung sense nya. So pagka naka-stop, ganun, naka-stock lang siya. So mahina. So nakukutan talaga ako sa sound ng ano yung stock eh. So yun nga mga kaotits, no, ganito yung itsura. Hindi naman nakakasilaw pagka naka-stock light lang tayo, no. So bubuksan natin yung Senlo natin. Titignan natin kung gano'n So bubuksan natin yung Senlo natin. Titignan natin kung nakakasilaw ba siya sa high beam o di kaya sa low beam. So ito yung low beam ng Senlo natin mga kaotits, no. So low beam yan. Hindi naman siya ganun nakakasilaw. So bubuksan natin yung high beam. So ito naman yung high beam mga kaotits. Medyo nakakasilaw na talaga siya, no. Pagka naka high beam. Kontra to sa mga naka high na sasakyan din. So yun lang mga kaotits. So bibigyan natin ng konting review si Sir Rap. So salut ako kay Sir Rap kasi bukod sa napakagaling niya sa wiring, no, malinis pa gumawa. So kung makikita niyo naman etong clip na to, so ayan, makikita niyo na pag kinokonekta niya yung wire, meron ng hinang, meron pang shrinkable wire, meron pang electrical tape, meron pa nung hose na black ba yun na kinakabit niya. So talagang safe na safe yung wire natin, no. So hindi yan mababasa. Ginawa niya din na parang shock yung part ng busina, no, para
In case of na ma-vibrate or magalaw-galaw yung busina natin, hindi magagalaw yung wire or hindi mahahatak. So 5 star para sa akin si Sir Rap. Saka isa pa sa plus point sa akin kung bakit napahanga ako kay Sir Rap, kasi isa sa mga katangian ng electrician or mekaniko na inahanap ko is yung kinoconsider kung ano yung mga posibleng lagay ng motor, no. So sa ADV natin, hindi natin may iwasan na ma-vibrate to, no. So lahat ng aspeto, alam niya kung dapat ba na mag-a-adjust ng wire ng ganito, yung vibrate, yung paggalaw ng motor nyo. So lahat ng aspeto tinitignan niya. At lahat ng yon, kumbaga, nakahanda yung wirings na ginagawa niya. So wala kayong pangamba, mga ko-otits, no. Safe na safe talaga. So si Sir Rap nga din pala yung gumawa ng mini driving light ko dati sa Aerox, no. So wala din ako naging aberya doon. Magandang maganda yung pagkakagawa doon sa mini driving light ko. So nung nagpalit ako ng motor, siya pa rin yung hinanap ko para magkakabit ulit ng mini driving light. Pati ng busina ko ngayon, no. So ayun, katulad nga na sinabi ko kanina, hindi sapat sa akin yung stock light, kaya ako nagpakabit ng mini driving light. Tapos sa busina naman natin, nakukyutan ako sa tunog. So para medyo mas astig at may dating, nagpalagay ako ng loud horn. So hindi naman natin masyadong gagamitin to in case of ano lang, in case of emergency, ano daw. De joke lang. So yun, mga ka-otits, kung umabot kayo dito sa dulo ng ginawa kong short video about sa installation ng MDL natin, pati ng loud horn, so maraming salamat. And huwag nyo naman kalimutan na isubscribe ako, kasi napansin ko na 97 or 96% ng mga nanonood sa akin is hindi pa nakasubscribe. So please, mga ka-otits, no, i-subscribe nyo naman ako kahit papapaano. And then, pa-like na rin at pa-comment na rin kung may gusto kayong sabihin sa akin, mga ka-otits. Maraming salamat. At dito ko na lang tatapusin tong video na to. Again, this is Camperon Singket and you are watching Motocam Daily. Peace!